Ashley! Asan ka na? Umuwi ka na! Ashley! Umuwi ka na! Ashley, asan ka na ba? Ashley! Ashley! Ayon kay Melba, pagdating sa pangpang ng ilog, natakpuan ni Marvin ng isang pajama. Ate Melba! Tira mo to! Hindi ba ito yung pajama ni Ashley? Pajama nga ito ni Ashley. Diba? Diyos ko, bakit na nandito? At may dinampot siyang pajama ng bata. At tinanong niya nga po sa akin kung kay Ashley ba yung pajama yun. Sabi ko, oo, kay Ashley nga yan. Diyos ko, bakit na nandito? Sa puntong yun, nagtungo na rin sa ilog sina Christian at ang isang kasama ang ilang panilang kaanak. Di ba kay Ashley to? Diyos ko, Christian! Na paano ng anak mo? Diyos ko! Diyos ko, Christian! Sa pagkakatuklas ng pajama ni Ashley, lalong tumindi ang kaba sa dibdib ng amang si Christian. Ashley! Yes ko! Ashley! Ashley! Bakit naman ka napunta doon sa ilog yung pajama niya? Eh, alam ko hindi siya pupunta doon. Hindi nagtagal, dumating na rin ang kalumpit municipal police sa barangay San Miguel para mag-imbestiga. Bale, dito po na tagpuan yung pajamang suot ng bata. Diyan mismo, nakatago na yan. Sir, hindi ba natin dito nakita yung pantulog ni Ashley? Eh bakit hindi kaya natin hanapin siya sa ilog? Sir, tutulungan ko pa kayo. Sabagay, may punto ka. Sir, hanapin natin si Ashley. Parang awa niyo na. Hindi pwedeng mawala ang apo po. Wala po, sir. Sige, huwag kayong mag-alala. Hanapin ko siya. Ano, sir? Ayon sa mga pulis, noong mga oras na yun, nagpresenta si Marvin na hanapin ang bata sa naturang ilog. Sabi niya, baka tumalun daw sa ilog yung bata. Kaya siya rin, tumalun din dyan. Hinahanap niya mismo. Siya mismo naghahanap. Halos 2 oras sinisid ng rescue team ng kalumpit Bulacan ng ilog kasama si Marvin. Pero bigo silang makita ang paslit. Naghahanap sila, nakapan nila sa ilog. Hindi nila nakita hanggang umabot yung alas 11 yata ng umaga. Paniwala ng kalumpit polis, kaduda-duda ang pakakatuklas ng damit ng paslit malapit sa ilog. Nawala yung bata mga bandang 3-4 ng umaga. Paniwala ng mga polis, posibleng hindi ibang tao ang kumuha kay Ashley na natutulog sa tabi mismo ng kanyang lolo prudente sa loob ng kanilang bahay bago nangyari ang kanyang pagkawala. Dahil hindi na matakpuan ang nawawalan si Ashley, inimbitahan ng kalumpit municipal police ang mag-anak sa kanilang himpilan. Kung kinuha ang bata sa loob ng bahay ninyo, posibleng hindi ibang tao buha nito. Ikaw, Christian, asan ka ba kaninang madaling araw? Sir, tulog po ako sa bahay namin. Nagulat na lang po ako nung pumunta doon yung nanay ko, inaanap si Ashley. Sino inaanap niyo? Si Ashley, nandito ba? Hindi ba siya natulog sa inyo? Nagtatanong-tanong yung ano, ayan sabi mga polis, kahit ako naging suspect din ako. Pero alam ko sa loob ko na hindi ko gagawin sa anak ko yun. Sa patuloy na investigasyon ng Kalumpit Municipal Police, itinuri din na ika nga'y person of interest ang tiyuhin ni Ashley na si Marvin. Sir, huwag niyo naman po tingnan ng ganyan. Unang-una po sir, pamangkin ko po si Ashley. Hindi ko po kayang gawin saktan yung batang yun. Pero ayon sa mga otoridad, todo tangki si Marvin na may kinalaman siya sa krimen. Dakong alas 3 ng hapon sa gitna ng investigasyon ng mga polis, isang tawag ang kanilang natanggap mula sa kapitan ng Barangay San Miguel. Hello? Sir! May nakita ho akong patay dito sa Pampanga River. Sige.
papuntin ko mga tao namin dyan. May bangkay na natagpuan sa ilog na malapit sa inyo. Batang babae raw. Noong bandang hapon na may nag-report, nakita na yung bata, yung bangkay na lumutang na sa ilog. Tabi, tabi! Tabi, tabi! Tabi. Dali-daling nagtungo sina Christian at Angelita sa ilog. Dito, isang malagim na takpo ang kanilang nadatnan. Oh, ginamit bata. Ashley! Amo ko! Diyos ko, ano nangyari sa'yo? Ashley! Siyempre, sobrang sakit pero hindi ko pinapakita kasi hindi, parang hindi ko pa matanggap na wala nga si Ashley. Gusto ko ano na buhay pa rin si Ashley. Ashley! Positibong kinilala ng kanyang mga kaanak ang katawan ng 5 taong gulang na si Ashley Nicole Silva. Ashley! Nung nakita ko po nasa ano na siya, tinaas na po siya sa pangkang. Ay super po, parang ano po na ano yung puso ko. Kahit hindi po siya nanggaling sa akin, parang ako na pong nakagis na niyang ano. Wala lang magkaisip siya. Sa autopsy report na inilabas ng Kalumpit Municipal Police, lumalabas na kawalan ng hangin dulot ng pagkakalunod ang ikinamatay ng bata. Hindi man natin dito nakita yung pantulog ni Ashley, eh bakit hindi kaya natin hanapin siya sa ilog? Naging palaisipan din sa mga otoridad ang ikinilos ni Marvin noong mga oras na hinahanap si Ashley. Dito rin, tumalon yung prospect sa ilog upang hanapin yung biktima. So, naginala na po kami. Sa impila ng mga pulis, muling nakaharap ni Christian ang bayaw na si Marvin. Paano mo nalamin kung nasa yung pajama? Dumating na rin sa presinto ang dating kinakasama ni Christian, ang kapatid ni Marvin at ina ni Ashley na si Benelin. Tinanong namin uli siya at sa harap mismo ng magulang, dahil sinabi namin na hindi naman magagalit yung ama kapag ka inamin mo yung nangyari doon sa bata. Marvin, kung saan ka ng totoo? Opo, kasi pumatay. Noong mga oras na yon, ayon kay Christian, sa harap ng kanyang ate, umamin si Marvin sa nagawang krimen. Noong time na sabi niyang ako yung ano, doon na ako nag-attempt na suntukin siya. Ayaw ka! Pinatayuan ako! Makita! Pagpulo ko sa kalungan, ayaw ka! Ikaw sukat akalain na ganun yung gagawin niya. Sa medical legal report, kumpirmadong ginahasa si Ashley bago siya iniulog sa ilog. Ang suspect sa karumalduman ng krimen ay kinilalang si Marvin Mengulio, 23 taong gulang. Nakapanayam ng investigador ang suspect na si Marvin Mengulio. Pag-uwi namin, tapos niyaya ko ng inuman. Hindi ko kilala. Kwento ni Marvin, dahil sa kalasingan, pinasok niya ang bahay ng lolo ni Ashley na si Prudente. Ayon pa rin sa payag ni Marvin, habang nasa loob siya ng bahay, lumabas daw ng silid si Ashley. Dito? Ashley! Dito? Dito naman kay Noah, nagising lang siya po. Pero sa nakuha naming kopya ng ika nga extrajudicial confession na mismong suspect, iba ang nakasaad. Pinasok daw niya sa kwarto ang biktima at binitbit habang natutulog ang paslit. Nung gabi yun kasi, hindi, ang ginagawa ko bago matulog, nilalak ko lahat yung gate, yung ano, mga bintana dyan. Posible yung manong dumaan sa ilalim ng sirang pinto ng kwarto ng suspect kaya nakapasok siya sa silid. Dito sa dumaan ito, makakadaan kasi dyan sa manong siya sa ilalim. Pero lumabas man ang kwarto ang bata o kinuha mula sa loob, isang bagay ang malinaw para sa mga otoridad. Lumalabas na si Marvin ang nagdala sa biktima sa tabing ilog at doon
tuluyang pinagsamantalahan. Opo. Ayon sa extrajudicial confession ni Marvin, sa gitna ng panggagahasa, nagising si Ashley at nanlaban. Sumpo kita sa papa ko! Wag! Wag! Yung